Mga Ted, kumusta? Bago tayo magsimula, I invite you to subscribe on our channel, Air Rifle Hobbies Philippines, para makatanggap kayo ng notification sa mga bagong videos natin gawa. Alright? Salamat sa lahat po! Dablak na lang. Ano? Tantila lang ako rin. Naglakat na? Alas na oh. Hello? Alam mo yun? Ano man da? Matilapia to. Matilapia dito hindi lamang. Saan man da? Wala na? May mga tilapia nakita eh. Dun, 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 dun. Man da? So, dun, dun. Yun o, itim. Ah, ayan yan. Umuagos. Ayan. Umupaagos yun. Ayan sila, ito mo. Doon. Ah, wala na. Ang mga sumusunod na mga larawan o nilalaman neto ay maaaring hindi angkop para sa lahat ng tagapanood. Pwede nyo i-skip ang video. Nasa sa inyo po ang pagpapasya. Alright guys, so may tilapia dito. So yung gagawin natin ngayon is going to gamitin natin yung tiksay natin. Guys, this is my first time sa ilog. So, masaya akong ganun. Okay, lagay ko siya dito. Tapos meron akong panusok. Yung panusok tulad nito. Ilayo natin sa katawan natin. Right, itong mga bagay na to natutunan ko sa ano, sa YouTube din. No? I'm not claiming this sa akin. Tapos ito ganun. At ngayon natin magbangkay dito. Meron doon eh. Ayun. Ayun, makuha tayo. Oh, parang kuha siya. Alright. Ito na. Okay. Unang uli. Isda. Kami uli ah. Ayan na. Alright, so uli tinamaan. Oh. Yun. Makita mo sa ano? Yan, kuha ni Jersey. Yan. Alright, so yan. Hindi natin yung palibot. Alright.
Jarel at si Tarsi. Ayan, dandan sila kumukuha ng camera. Si Tarsi at si Jarel. Ito yung bucket, lagyan namin ng tilapia. Guys, hindi ako master, hindi din ako tayo na alamat sa gitong narangan. Maraming masters po dyan sa tagdun sa narangan na to. Ito kailalagay, apat sila nakuha namin. Tapos dalhin namin sa bahay. Right, so alas 4 na nga po, nag-start kami dito, nag-ano kami, tapos nag-hard kami. Pinagsubukan ko rin sa kanila yung mga cutscenes na yan, hindi ko na sinama, parang doon ako nag-cut sa mismong kuha na ng isda. Alright guys, so yun. Before tayo mag-ano, this is the first time na mag-hantay dito. Maraming tilapia, kaso hindi ko na ma-ano, kasi yun, apat lang muna. Matagal kami naghintay guys ha, hindi lang ano, 1 o'clock nito na kami, naghintay kami tapos kinaksins ko lang yung mga kuha namin. Alright, thank you so much for tuning in, uwi na kami. Don't forget to comment, share, like, and subscribe na our channel sa mga baguhan. This is Dave Lopez from Airgun Colabis, Philippines, and thank you so much for tuning in. Ito yung airgun ko na manlapat na ginawa ko ng bagong kulata. Medyo mabigat siya, pero so far okay lang. Satisfied ako sa performance na ito. And yung pagtitiksay guys, hindi siya madali. Especially sa akin na baguhan. Right? Ulitin ko sa baguhan. Sa amin, yung kumakasamahan ko, nag-enjoy na kami dito. Hindi madali yung pagtitiksay, promise. Nakailang ulit ako, 10 ulit bago ko matira yung isa. Kami din, yung iba din. So yun, magandang ilog to. Maganda pag umaga, pag 5 a.m. ng umaga. Right, so yun lang. Alright guys, so yun. Yung Saturday ng hapon, nag-tiksay kami, so nakita yun sa video. I just want to show you guys, last time yung aking line is manipis siya. So, decided to... may nakita kasi akong reel dito. Ito. Alright, I have an old one. Ito siya. Tapos meron siyang fishing line na medyo makapal. So, ano kung makita ninyo. So, nag-change ako. Kinuha ko siya at nilagay ko dito. Alright. Okay, so kailangan ko lang na liyaan to para medyo namipis at lagyan ng kanal. Para paglagay ko ay suwabi lang doon. Mismo sa ating barrel ng ating airgun. Okay, kasi ito yung airgun natin, yung ating manlapat na airgun. Ginawa ko ng bagong stock nito. So, pagpasok natin dito sa loob, yung ating ito, ay ayos siya. Ayun. So far, walang problema kahit na siguro ito, kahit na kalating sa ako. Okay, hindi siya braided line, pero mas makapal siya compared dun sa una. Ano? At makita nyo, lagyan ko dito ng foam, right dito, pambata, isa bata. Para dito ko ilalagay yung aking spear or pisay. So this one is ito yung tanse, ito yung line is tanse, ito yung tiksay, spear, is a fishing line. Right. So lagay ko siya dito pagtapos ko na siyang gamitin. Ayun, so yun ang gamit ko sa nakaraan. And ayun, yung experience doon kasi guys, hindi siya madali, especially sa akin, baguhan ako. So you know, I just want to say hi sa mga sumusunod kay yun nga, si Alden John, tapos si Saul ng Era ng Rizal, si Aaron Christian Uy ng Isabela, Justin Jake from Mindanao, tapos si Archie ng Hong Kong. Bro, thank you so much sa thank you sa pag-usap natin last time. Yun, pakikinig, thank you. Si Josh Aquino, si Zap Detlo sa pagturo sa akin tiksay, si Aaron Zapata ng San Vicente, Santo Tomas, Pampanga. Aaron Zapata, please support his channel. Meron siyang tiksay din. Ayun, yung mga, sila yung mga matagal na sa ganung larangan. Tayo, bago lang. I'm not claiming myself. Sabi ko sa video ko na matagal na ako dito or ano, beginners ako guys. No? Masaya ako pag magko-comment kayo. How can I improve? Ano pa yung mga dapat kong gawin? Yung mga kulang? O si Darrell, yung kaibigan ko rin na taga Iloilo, yun yung pure Ilonggo. Pure Ilonggo, yeah.
No, bro, thank you kids sa isa na itong ito ha. Ang na-amaze ko sa mga tips na ginatag mo sa akon para sa airgun. Paano mag-imo, basko, gidya. Basta na saan makalaga ko dahil sa Iloilo. Tawag ko sa Talangay Lunggo. Shoutout sa yung tanan. Kaya, ayun. Tapos si Jobert Bello, Junisio. Ayan, shout. Thank you, sir, for yun, sa information na binigay mo about airgun and yung gawa mo. And, si Marta Tiano Kadagat ng meron siyang Marta Tiano Kadagat na meron siyang Facebook page. Nabibenta siya ng mga pellets, imported pellets na GSB. No, please go punta na kayo sa kanyang Facebook page na The Pellet Pusher. Yan, sa FB page niya. Nabibenta siya ng rifle. Alright guys, so much for that. So far yung week natin is maganda, yun lang isang hunting place lang yun. Yung kita yung sa video, merong isda doon. Maganda pag umaga kasi hapon na. Tapos meron pang iba, punta ko pa next week. Naghahanap kasi ako dito sa amin ng mga place, no, nang pumunta nang tago nagkaroon ng lumabas yung bulkan ng something abo. Yun, namatay lahat. Sabi nila yung mga tilapia doon ay namatay dahil doon sa lumabas yung bulkan namin ng abo. So yung mga lawa, yung mga ilog sa amin. But so far, dumadami naman sila. So yun lang. We are grateful na kapaghantayin itong week. And next week, ang hirap, ang challenging kasi guys, kasi Monday to Friday, yun na sabi ko. We are out of work. Nag-work tayo. Tapos pagka Saturday yun ang panahon natin. Kaya yun, sana someday makakapag-hunt tayo talaga. Nakausap ko yung kaibigan ko kanina. Sabi ko sa kanya, if nakausap niya yung friend niya na nagtrabaho sa DNR, para makausap na natin, para ayun, if you could have permit, para makapagkuha tayo ng permit, para at least digan yung pag-hunt natin, or anong proseso, hindi ko pa alam, no? If we are allowed ba to have a what you call hunting sa Pilipinas or hindi. If we can do that, and then we are ready to go. After noon, if allowed na tayo, and then makapag-hunt tayo legal sa Pilipinas, kung papayagan o anong process, then makakuha natin yung video na yun. Yung actual footage ng pagkuha or pag-hunt ng mga iwan. Alright guys, yun lang muna. And thank you so much for watching and for tuning in. And yun. See you soon, and yeah, peace out.